Well, we had some interruption, some technical difficulty, the internet service or whatever it is, or wag naman sana na binabara-bara tayo habang nagsasalita tayo tungkol sa mga kinakailangan natin na i-correct. Inahan sinimulan natin dito yung tungkol sa Philippine Heart Center for Asia, kung saan maraming inanyayahan dito na mga doktor, mga dalubhasa, para nga matulungan, maturuan at ipakita kung paano yung paggamit ng mga instrumento na yan at kung paano isasagawa ang mga complicated heart surgeries na sa kasalukuyan ngayon ay isinasagawa na ng ating mga doktor. Maraming mga natayo na mga centers dyan sa paligid ng Quezon City, kagaya ng Lung Center, sapagkat noon, ang tuberculosis is one of the killer diseases, number one, as a matter of fact. Ang TB, tawag nga. Dati yan sa Quezon Institute, yung mga gusali doon, papunta ka ng Maynila. Naalala ko nung bata kami, pagka dumadaan dyan, sinasabi nga ay dyan yung mga may sakit ng tuberculosis, lung disease. Kaya pag dumadaan kami noon, nagtatakip pa kami kunyari ng aming mga, hindi lang kunyari, talaga nagtatakip kami ng aming ilong para hindi nga makahagip ng hangin. But that is all in the past. Sapagkat nung tinayo nga yung lung center, dyan pinag-aralan lahat ng mga kinakailangan gawin para sa mga taong merong tubercular illness. At nangyari dyan after a couple of years, 1, 2, 3, 4 years, we completely eradicated tuberculosis as a number one killer disease. Kaya halos nawala na yan. Ngunit hindi ito napagpatuloy. Ngayon, problema na naman natin. That is one thing that we have to correct. Because natapos na yan ng panahon na yon, hindi lang napagpatuloy. Marami pang ibang mga centers na nagawa dyan, isa para sa mga kabataan, halimbawa yung Children's Hospital, si Dr. Fedel Mundo, nagkaroon din siya ng kanyang sariling hospital noon at siya na rin ang pinamahala dyan sa Children's Hospital. At ito'y nakakatulong sa iba't ibang mga karamdaman ng ating mga kabataan at dinesign ito in such a way na ang mga bata ay natutuwa, hindi sila natatakot sapagkat yung kanilang mga kama, parang mga maliliit na tren o maliit na barko, maliit na boat, at maraming mga drawing at mga painting sa paligid ng kanilang mga tinutulugan. Kaya hindi sila masyadong nababahala. Doon natutulungan sila ng mga magagaling na ating mga pediatricians doon sa Children's Hospital. Nagkaroon din tayo ng kidney center. Isa yan sa pinakamahalaga hanggang sa ngayon na nagagamit pa sapagkat alam naman ninyo, halos lahat ng kakainin natin matamis. Ang ating kanin nagko-convert into sugar. Kaya maraming nagiging effect ito tungkol sa mga sakit na nangyayari nga sa ating kidneys. Kaya dyan sa kidney center na itinayo, nakakatulong ng malaki, lalong-lalo na sa mga advanced stages na ng kidney diseases. Ang sinasabi nga ay dyan sa kidney center na yan, ang daming natulungan at marami na rin na nabigyan ng tawag dito ng charity assistance na hindi nila kaya na maka-afford. Sana yan ay ipinagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Nasa management na lang yan. Bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi sinasabi nga sa kasaysayan na kanilang sinulat tungkol sa panahon ni President Marcos, ang kanilang parating, hindi lang parate, ang kanilang sinulat lamang ay nagnakaw siya at siya ay nagkaroon ng human rights violations. Tandaan ninyo, yan dalawang yan ang parating pinaiikot-ikot nila. Simulan natin na naman yan sinasabi ngang nagnakaw siya. But ang katotohanan dyan ay they did not provide the basic human right of Ferdinand Marcos to come home to his country of origin and to defend himself before our courts. Mahalaga po yan kasi hanggang ngayon, tanong ng tanong, hindi lang nagtatanong, pero panay na panay ang batikos ng mga nag-o-oppose sa mga Marcos sa sinasabi magnanakaw sila. Bakit hindi nila pinayagan si Ferdinand Marcos na presidente bumalik dito sa Pilipinas at dyan sa ating mga korte, harapin kayong lahat at ilabas ninyo lahat na inyong katanungan kung paano siya yumaman, kung saan ang galing ang kanyang kayamanan, para siya na mismo ang sasagot niyan.
You did not give him that basic human right. You denied him that. At ngayon, anong sinasabi nyo? Tanong kayo ng tanong, saan ang galing? Sino makakasagot niyan? Kahit na isa sa atin dito, hindi nga nila nalabas kung sino talaga ang makakasabi na nagnakaw siya ng pera ng taong bayan. Madalas ko na ito ulit-ulitin. Doon na lang sa trial sa New York, Amerika na ang nag-file ng kaso laban sa mga Marcoses. Yang tinatawag nga nila na nagnakaw sa taong bayan ang mga Marcoses, at doon sa Amerika bumili ng apat na malalaking gusali. Ngunit wala din silang napalabas ni isang dokumento o isang witness na pwedeng magsabi o mag-testify na oo nga, nagnakaw siya sa taong bayan. So there was a decision of not guilty, unanimous by the jury, 12 members of the jury. Bakit nga? Walang makasagot eh. Wala silang mahanap. Tapos ngayon, ulit-ulit na sinasabi na nagnakaw siya. Hindi niya siya pinayagan magsalita dito sa ating bayan para harapin lahat ng mga tinatanong ninyo hanggang sa kasalukuyan. Even the decision sa limbawa na ginawa na nung panahon ni Justice Corona, nagkaroon siya ng summary judgment. Sabi niya, lahat ng pera sa Switzerland na yan ay presumed yan na walang unexplained wealth, sapagkat walang pwedeng mag-explain yan. At dahil nga sa hindi ito na walang nakapagsabi kung ano yung kayamanan na yan, meron tayong batas na kung ang sweldo mo ganitong halaga lang, ngunit ang kayamanan mo ay napakarami, kinakailangan na yung kayamanan na yan, kung hindi mo ma-explain kung saan ang galing, will be forfeited in favor of the government. Yun ang nangyari dun sa mga Swiss accounts na yan. Kaya yung hinahanap pa ninyo ng mga bilyon-bilyon na turnover na yan dito sa atin. Panahon ni Mrs. Arroyo, nung panahon ni Chief Justice Corona, siya na ang nagdesisyon, ang tawag nga dyan, summary judgment. Hindi na pinayagan ng mga Marcos na magsalita sapagkat wala din silang masasabi tungkol dyan, sapagkat lahat yung mga foundations na yan, hindi din nila alam ang punot dulo kung paano nagkaroon ng mga foundations doon sa Switzerland. Ang ginawa na lang, nagkaroon ng summary judgment, at yung halaga na yon ay na-turnover na dito sa Pilipinas under the administration of Mrs. Arroyo. At tatandaan ninyo, saan ginamit yung pera na yan na milyon-milyon, bilyon-bilyon? Ginamit yan, pagbili daw ng fertilizer para sa ating mga magsasaka. Sapagkat according nga dun sa first executive order ni Mrs. Aquino, lahat ng makikita nila sa mga ari-arian ng mga Marcos, kinakailangan ay pupunta ito sa agrarian reform. Kaya yan, binili na mga fertilizer. Ano naman nangyari doon? Nagkaroon ng fertilizer scam. Natatandaan ninyo, sila Napoles, sila Mr. Abad na budget officer nung panahon na yon. Ang daming investigasyon na nangyari doon. May nakasuhan ba tungkol dyan kung talaga bang totoo na ginamit yung pera na yan para sa fertilizer? Ang dami na nag-testify doon sa mga kanilang inquiries at mga investigation na sabi tubig lang daw yung mga ginawang fertilizer na yon. Pati na rin si Mrs. Napoles nagsabi, tinuruan lang siya kung anong gagawin. Sila ang pumipirma. Kunyari, natanggap nitong barangay na ito, natanggap nitong farmer na ito. Pero yung pala, mga kasamahan niya sa opisina niya, ang pumipirma na lang, iba-ibang pangalan. So lumabas lahat yan na hindi rin ginamit ng katotohanan kung anong ginawa sa pera na yan. Ngayon, nagtatanong kayo, ang dami-daming pera ni Marcos, na-turnover na yan dito sa Philippine government. Meron pa silang sinasabi na meron pa sa ibang bansa, meron pa sa mga ibang mga banko at lahat, mga unexplained, mga hidden. Nasaan yan? Bakit hindi ilabas yan at sabihin kung yan talaga galing at nanakaw dito sa taong bayan? Ano nga ang sinabi doon ng mga justices doon sa Amerika, sila na mismo ang nagsabi. Kung si Marcos pumunta sa ating central bank o sa budget office o sa treasury natin, and at gunpoint, he got the money of the Filipino people at kanyang binulsa o tinago sa ilalim ng kanyang kama, yun masasabi na nagnakaw siya. Ngunit wala nga silang napatunayan ganun. Kaya yan, isang bagay yan na paulit-ulit, that needs a correction. You just have to tell the truth regarding whatever it is that you speak about unexplained wealth, stolen wealth, lahat yung mga ninakaw na yan. That has to be corrected.
paulit-ulit na lang na sinasabi ninyo na nagnakaw, ngunit nasaan ang inyong preba? Where is your proof? If it is not possible for the you know, the severest justice in the world, which is America already, hindi nga nila nahanap kung ano yung pagkatubayan, no evidence. Dito na-dismiss yung mga kaso. 900 cases, biruin ninyo yan, simula pa nung umuwi si Mrs. Marcos dito, 900 cases. Ilan na lang natitira ngayon? Tatlo, apat na lang siguro na madidismiss na rin. Pagkatapos ngayon, nagko-complain ang mga nagagalit sa mga Marcos, bakit daw dinidismiss? Kailangan daw ay ulitin na siyasatin ito ng mabuti sapagkat ang nangyari pala daw, sabi nila, yung mga original daw na mga dokumento ay nawala. Nawala daw ni Salonga. Salonga was the first chairman of the PCGG, the Presidential Commission on Good Government. Nasa attaché daw ngayon, kumakain siya, meron daw nagnakaw ng kanyang attaché. Paano magkakasya sa isang attaché ang 350,000 documents na nilabas nila dun sa trial sa New York? Paano naman magkakasya yung sa itang attaché? At paano mo naman sasabihin na ninakaw yung original? Paano naman bit-bit niya yung original na yon? Kahon-kahon nga, isang buong kwarto yan doon sa opisina sa New York na mga dokumento na kanilang ginamit laban sa mga Marcos. Kaya, alam niyo, kailangan talaga i-correct kasi yan po ang katotohanan. I have always repeated this dictum. The truth is very easy to tell. Kagaya ng ulit-ulit ko na itong sinasabi, napakadali sa akin na ulitin ito. The truth is very easy to tell. It is only evil that complicates. Kaya tandaan ninyo yan. Si Marcos nga, ang sabi niya nung nag-usap pa kami nung nasa exile siya, Mr. President, sabi ko nga, ang dami-daming dokumento laban sa inyo. Nakita ko yung mga 350,000 documents sa Manila pa ay nabasa ko na lahat yan. At hindi naman lahat, pero marami na ako nabasa. Are you not afraid that there are so many documents now that they have presented against you? Anong sabi niya sa akin? Rita, exaggeration is another form of falsification. Maganda yung kanyang sinabi na yon sapagkat napatunayan niyan doon nga sa trial sa New York. Ang dami-dami na lang nilabas sa mga dokumento na wala namang connection dun sa kinakailangan na makakapagtibay na nagnakaw siya. Naglabas sila ng mga dokumento ng mga Swiss accounts. Naglabas sila ng mga dokumento ng mga banko kung saan may mga deposito. Naglabas sila ng mga dokumento ng mga numbers ng mga accounts na yan. At hindi lang yon. Pinatawag pa nila yung mga manager ng mga banko, yung mga auditor ng mga banko na yan, lahat sila nag-testify doon, oo, meron ngang account na ganyan, oo, ganyan nga kadami yung pera dyan, oo, yan nga nakalagay dito sa mga numerong account na yan. Ngunit, ang hindi nila masabi ay kung ano man ang nakalagay sa mga accounts na yan ay ninakaw ni Marcos sa taong bayan. For 4 months and a half, 95 witnesses ang naupo sa witness stand. At parating gano'n na lang paulit-ulit, pinag-uusapan nila yan. Itong perang ito galing sa Switzerland, pumunta ito sa New York, binili yan ng mga properties dito sa New York. Ngunit saan nang galing yung mga pera dun sa Swiss accounts na yan? Hanggang sa kasalukuyan, wala pang nakakasagot. Sapagkat yung tao na kailangan na magsabi kung saan nang galing yan, kung paano nagkaroon ng kayamanan na ganyan, hindi ninyo siya pinayagan umuwi dito sa Pilipinas para harapin lahat nitong mga accusations na hanggang sa ngayon ay pinagsasabi pa ninyo. 33 years have already passed and this has been repeatedly said. Yang kanyang pagnanakaw, yang sinasabi nga dito sa editorial na 200 billion. Aba eh, ang tinurnover lang ng Swiso dito sa atin was only $740 million. Saan ang galing ang 200 billion na yan? Sabi nila, meron daw ganyang kalaking halaga. Saan ang galing? Galing ba yan dito sa Pilipinas? 200 billion. Can you imagine ang budget ni Marcos, ni President Marcos, sa loob ng kanyang 20 years, 21 years, as a matter of fact, kasi umabot siya hanggang February. Yung 21 years niya as president, ang kanyang total budget was only 468 billion pesos. Saan naman ang galing yung sinasabi nila na 200 billion yung kanyang hidden wealth? Ang ibig mong sabihin, ninakaw niya ang pera ng taong bayan?
Eh, sumobra pa nga yung deposito niya sa total budget ng 21 years ng ating government. And in those 21 years, he built the best and the most massive infrastructure of our country with all the other presidents after him combined. Ang road network niya, ang bridges niya, ang airports, seaports, ang mga dams, ang electrification, ang geothermal, yung mga ospital na pinag-usapan ko lang sa kasalukuyan, lahat ng yan at yung mga tinayo pa niya, mga iba't ibang gusali para sa mga kabutihan ng ating taong bayan. You mean to tell me that 468 billion pesos ng 21 years niya, ninakaw niya, nagnakaw pa siya ng 200 billion? Saan ang galing? We did not even have that money in the National Treasury. So, iisipin na, you know, logic na lang, common sense. Parati kayong nagsasabi, nagnakaw. Eto, sa editorial nito ng Pahayagan, 200 billion daw kailangan ibalik nila. Saan naman ang galing yan, 200 billion na yan? Sinasabi na ninakaw daw. Ninakaw saan? Remember, there is not one single individual, not one Filipino that filed a case against the Marcoses. Ang nag-file ng mga kaso sa kanila are governments. Swiss government, American government, Philippine government. Governments, hindi individuals. So pag sinasabi na ina-accuse siya, wala silang na, well, in Switzerland, they were not able to prove the color of that money. Kaya nga tinurn over na ng mga Swiso yan dito. Sabi nga ng Swiss court, and this is again a matter of translation, in the German original verdict of the Swiss court, sinabi, we are turning over to the Philippine government these accounts of what is allegedly belonging to President Marcos so that in the Philippine courts, you will determine the color of that money. Ninakaw ba yan o hindi? Kayo mag-determine yan. Yun ang nilipat na dito sa atin. Doon muna sa Singapore kasi hindi kaya ng kahit na anong banko dito na mag-handle ng ganong kalaking halaga. Sa Amerika, another government that filed a case against Marcos. Alam niyo ang pangalan ng kaso na yon? RICO. R-I-C-O. Anong ibig sabihin ng RICO? Racketeering Influence and Corrupt Act. Ang ibig sabihin nun ay, yun daw administrasyon ni President Marcos was a racketeering organization. It was a criminal syndicate. Can you imagine that accusation of America accusing the ally of five presidents of America who has stood as a, in defense of America likewise in the Second World War, decorated as a war hero, at sasabihin ng Korte ng Amerika, ng Justice Department ng Amerika, na yung administrasyon ni Marcos was a racketeering influence organization. Parang yung kanyang 21 years ay racket criminal syndicate. Ninakaw niya. That was the accusation. And yet, in spite of the fact na lahat ng dokumento na nakuha nila sa Malacañang, lahat ng dokumento na nakuha nila sa mga Marcoses nung dumating sila sa Hawaii, lahat ng dokumento sa lahat ng bangko na pinagsasabi nila na mayroong deposito si Marcos, yun lahat. Kaya nga 350,000 documents ang kanilang prinisinta doon sa kaso na yan sa New York. Ni isa na dokumento, ni isa na witness, walang nakapagsabi o nakapag-testify na yan nakaw sa taong bayan ng Pilipinas. Ngayon, yan pa rin ang inuulit-ulit ninyo na sabihin, nagnakaw si Marcos. Ano ba yan? Nakakapagod na, nakakahapo na. That is part of our corrections. Hindi natin sinasabi, this is in defense of Marcos. No, this is simply a defense of the truth. And sabi ko nga, the truth is very easy to tell. It is only evil that complicates. Kaya pinapaikot-ikot, sinasabi nga, there are no two sides of the law, even. There is not the defense, there is not the prosecution. Sapagkat pag ang katotohanan ang pinag-uusapan, yun na nga, there are no two sides of this. There is only the side of the truth. At yan ang ating sinasabi, that needs the correction as far as many of those that are being written in the textbooks here in our country na pinapakain nila sa mga utak ng ating mga kabataan. Napakasama naman. Kaya inuulit ko nga yung mga kinakailangan ng i-correct na sinabi na rin ng kanyang anak na kinakailangan na siguro ituwid na yan para sa kasaysayan.
inumpisahan ko sa mga nagawa noon ng mga gusaling hanggang ngayon ay pinakikinabangan natin. Marami silang mga tinayo noon, kagaya nga ng sinasabi natin, yung mga bliss housing, bagong lipunan, sites and services, na yung mga informal settlers natin, kung saan man sila nakatira, doon na mismo sila matitira din, ngunit mas mataas na gusali. 5 floors, para hindi na kailangan ng elevator. Ang lalaki ng mga kwarto dyan, yung mga bliss housing noon na binibigay nga dito sa tinatawag natin nung panahon na yan, ang tawag nga sa kanila squatter. Ngayon, ginandahan ang pangalan na informal settler. Pero iyan, inasikaso na nung panahon na yon. Itong tinatawag natin na TESDA, halimbawa ngayon, ang unang-unang nagtayo niya, napakalaking gusali niyan dyan sa may Bikutan, National Manpower and Youth Council. Anong ibig sabihin niyan? Yung ating mga kabataan, tinuturuan na ng kanilang skills kung anong hilig nila. Electrical engineering, mechanical engineering, carpentry, mga handicrafts, kahit na anong nais nilang, yung hilig nilang gawin, diyan tinuturuan na sila para yung sa kanilang mga skills, magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay. Yung mga tinatawag na nung panahon na yon, yung mga kadiwa stores, hindi na nga pinag-uusapan yan eh. Anong ibig sabihin yan kadiwa? Parang sa puso, hindi ba? Parang sa ating mga pangangailangan. Ang ginawa dito ay nagkaroon tayo ng food terminal dyan din sa Bikutan. Napakalaki niyan. Mga refrigerated areas na yan na yung mga products nang gagaling sa lahat ng mga kabukiran. Farm products are directly transported dyan sa food terminal. Pagkatapos dyan ay dinidistribute dyan sa mga kadiwa stores. Yung mga nanggagaling sa mga factory halimbawa na nagpo-process yan, mga corned beef, mga sausage, mga sardinas, doon din. Wala nang patong yan. Parang kung ano man yung kanilang nagasto sa pag-produce noon, dyan binabagsak at dyan nilalagay sa mga retail establishments ang tinatawag kadiwa para mura ang bilihin noong panahon na yon. Bago pumasok si Ferdinand Marcos as president, paalala lang sa mga buhay pa noong panahon na yon, nakalinya tayo para bumili ng bigas. Pagkatapos noon, nag-i-import tayo ng bigas. Anong ginawa noong panahon ni President Marcos? Sabi niya, at sabi ng kanyang secretary, minister niya sa agriculture, kaya natin mag-produce ng bigas sapagkat meron tayong miracle rice, meron tayong iba't ibang klaseng binhi na magagamit natin. Ang galing sa mga research, tinayo din niya noong panahon ni Marcos, International Rice Research Institute. Ang daming mga kapitbahay natin sa Asia na nag-aral dyan. Sa Thailand, sa Vietnam, sa China, sa India, lahat na yan, nag-aral dyan sa International Rice Research Institute para malaman anong klaseng pagtatanim. Ginamit natin yan. At sa Masagana 99, yun ang program na tinayo nga ni President Marcos. Binigyan ang ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda, lahat ng tulong na kailangan nila, binuksan yung mga rural bank. Pwede silang umutang kahit na walang kapital. Face value, by the honor of their face and their name, nakakautang sila. At sila pa ang mas mabilis magbayad. Anyway, binigyan lahat yan. Fertilizers, nagtayo tayo ng processing and production of fertilizer para hindi na kailangan mag-import. Dito na rin, isinagawa sa atin. Anong nangyari? In a span of 1.5 years, we were not only producing more rice than we could eat, but we were already exporting rice. Hindi ito sinusulat. The first and only time that we were exporting rice and we were self-sufficient in rice nung panahon na yan ni President Marcos. Hindi yan sinulat. Hindi yan pinapabasa sa ating mga mag-aaral. Bakit? Bakit nga? That is part of our corrections. Hindi yan para kay Marcos. Para sa atin yan eh. Nagawa nung panahon na yon. Bakit hindi pwedeng gawin ulit? Sapagkat ang nangyari sa ating mga kabukiran, hinati-hati na. Ginawa ng mga subdivision, nilagyan na ng mga sari-sari mga processing zone, kung ano yan, mga business establishment, mga malls, mga hindi na yan taniman ngayon. Kaya hanggang sa kasalukuyan, nag-e-export tayo at binuksan pa ang ating pag-export. Kahit sino, pwede ka na mag-export ng bigas. Ano ba yan? That has to be corrected. Kaya binabanggit natin lahat yan. Yung mga pagpapalit ng mga pangalan para sabihin lang na
may isang taong pinatay sa airport kaya kailangan pangalanan yung ating airport sa alang-alang sa pagkamatay niya dyan. It's still the Manila International Airport and should remain as such. Meron tayo dyan na parks and wildlife kung saan lahat ng klaseng puno sa buong Pilipinas, lalo na yung mga hardwood, andyan yan. Wildlife, andyan ang mas magagandang mga iba't ibang mga hayop na dyan mapapanood, makikita ng ating mga kabataan. Pinalitan din ang pangalan. Ang dami dyan na yun ang ginagawa nila. Nagtatayo ng mga sari-sari, mga monumento at lahat ng yan. Many things will have to be, pero that is already, pagsasabihin niya, superficial na yan. Ang mahalaga dito ay simulan natin kung ano talaga ang pagtutuwid ng ating kasaysayan. Yan ang ating pinapakiusap dun sa mga nagsusulat ng ating mga aklat. Ilagay naman, sapagkat nung panahon na yon, ang daming nagawa na hanggang sa kasalukuyan, pwede pang gawin ulit kung sana ay pinagpatuloy nila yung mga sinimulan na nung panahon na yon. Yan ang tinatawag natin na infrastructure, the physical structure na lahat na natayo. Sa education halimbawa, sinimulan na rin yung sa elementary at saka secondary level. Ngayon na lang na umabot na tayo hanggang sa collegiate level para sa mga state colleges and universities, libre na yan. Ngunit nung panahon din ni President Marcos, anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng tinatawag na free prefabricated schoolhouse classrooms. Prefabricated. Bawat barangay, and remember we have something like 400,000 or so, 44,000. Basta, ang dami-dami nating barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay ay binibigyan ng additional 2 classrooms. Kaya prefabricated yan sapagkat binibigay ng national government yung yero, na napakatibay ng yero na yan ha, sapagkat hanggang ngayon, 33 years after the Marcos administration, matibay pa yung mga ginagamit na bubong na yan. Kasi first class yung yero na yan. Nagbigay ng yero, nagbigay ng steel bars, nagbigay ng hollow blocks at ng simento. Ang labor ay doon na sa barangay. Sila na ang gagastos doon sa labor. Sila na magpapatayo. Ngunit lahat ng material, lahat ng mga materials na kailangan, pagtayo ng 2 classrooms sa bawat barangay, binigay yan. And this is continuing. Hindi lang minsanan yan. It's continuing. Masasabi ko yan as a personal knowledge, personal experience. Sapagkat kami, napakalayo ng Mindanao, ano po. Doon po sa aming bayan, sa Kidapawan, nung nag-acting mayor po ako dyan, inaabangan ko po sa pier. Dito sa pier sa Maynila, inaabangan ko yung pagkarga ng mga materyales na yan na sasakay sa barko at maglalanding ito either sa Davao City o kaya sa Cotabato City. At madalas naman sa Davao kasi ang hirap po ng pier sa Cotabato. Mababaw po yung paradahan ng mga barko. Kaya andun pa sa laot yung barko, tapos sasakay ka pa ng maliit na vapor para makuha yung mga kailangan mo dun sa malaking barko. Wala sila. At that time, hindi pa nadedredge yung pier sa Cotabato City. That was in the 1960s, kung gaano katanda na po ako. Ngunit sa Davao, pwede silang pumarada doon na mismo sa pier na yan. Kaya inaabangan ko po yan. Inaabangan ko dito sa Manila yung pagka para mabilang ko kung ilan yan, ilan ang barangay ko sa Kidapawan. At pagdating doon, pagdating sa pier sa Davao, binibilang ko rin kung sa tama ba, hindi ba nabawasan, wala bang nasira. At yan tinatransport namin sa Kidapawan. Ang Kidapawan po, ang parating tawag ko dyan, it is my town nga. Ano pa yan, munisipalidad pa yan. Pero ang dami na po namin na paanak na ibang bayan. Yang Makilala, yang Magpet, yang President Rojas, yang Tulunan, 4-5. Halos 5 towns na ngayon, yung dating sakop namin sa Kidapawan. Ang dami po dyan na aming mga baryo na napakalayo talaga. Anyway, pinag-uusapan ko po ito kasi yan ang unang-una na ginawa ni Marcos nung siya ay first term pa lang niya, 1966, hanggang sa natapos yung kanyang term ng 1986. 21 years, patuloy po yung kanyang pagpapadala ng mga classroom sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Naisip niya ito sapagkat nung kampanya nung 1965, wala pa kasi tayong mga airport noon, wala pa tayong maraming seaport at talagang napakahirap po ang pagbiyahe sa buong Pilipinas.
Sabi nga ni Marcos nung panahon na yon, saan kaya boboto ang mga tao? Usually kasi wala pa tayong voting centers sa mga eskwelahan. Hanggang sa ngayon naman, mga eskwelahan ang ginagamit. Pero kulang na kulang. Kaya naisip niya yon, kailangan ang mga eskwelahan. Hindi lang para sa mga kabataan, ngunit yan na nga, when election time comes, wala tayong presinto. Pangalawa, ang karsada. Napakahirap po ng mga daan, lalo na sa bandang Mindanao. Lalo na sa lugar namin, sapagkat sinasabi nga, mga bulkan na nag-e-erupt, malalaking bato. Yung dinadaanan namin, galing halimbawa ng Davao, papunta ng Cotabato City, umiikot kami sa daan, sapagkat may mga malalaki na mga boulders, mga rocks. Yung pa daw yung mga remnants ng yung eruption ng Mount Apo. So mga volcanic eruptions ng 400, 500 years ago, andun pa rin sa karsada na iniikutan namin. Nakita rin ni Marcos yan. Kaya ang unang-una rin niyang ginawa, ang road network, simula sa northern part hanggang makaabot tayo doon sa dulo ng Pilipinas. Ano yung mga bayan doon sa dulo ng Cotabato? Milbuk, Calamansig, Libak, yung mga coastal towns, they call it. Hanggang doon, nakakaabot na ang ating mga lansangan noong panahon ni President Marcos. Kaya sinasabi ko nga, nakita niya yan noon nung siya nagkakampanya, kaya yun ang unang ginawa niya, roads and bridges. Pagkatapos, wala tayong elektrisidad. Pag nung nangangampanya noon, dala yung generator. Diyos ko po, ang daming mga bayan na walang electricity. So isa rin yan na kanyang pinagpatuloy na kabitan lahat ng pwedeng maabot ng elektrisidad sa buong Pilipinas. At nangyari pa na nag-develop tayo ng geothermal. Pinakamalaki tayo, pangalawa sa Amerika, ng geothermal source of energy. Can you imagine that? Anong ginawa nung panahon ng pagpasok ng 86 na administrasyon? Binenta, inangkin. Pagkatapos binenta sa mga Lopez, sa mga Aquino, kung sino-sino man sa kanilang mga ngayon na tinatawag natin ng mga oligarko. Hindi na yan ari ng pamahalaan. Dati, tayo ang may-ari niyan. The government was the one that owned this geothermal source of energy. Another alternative source para hindi na nga tayo dependent dyan sa oil na kinukuha pa natin imported from the Middle East. Yung ating mga dams at yung mga waterfalls, yung Maria Cristina Falls, lahat ng yan. Lahat ng mga natayo na yan, sana pinagpatuloy, pero sayang nga. That has to be corrected. Kaya sinasabi nga natin, bakit ang parating sinusulat nila? Yan na naman, nagnakaw. Can you imagine how many dams were built during the 21 years? 38 dams ang tinayo. In the past 33 years, may natayo bang ibang dam? Dalawa lang siguro na maliliit pa. Ngayon pinag-uusapan na magtatayo Kaliwa Dam. Ngayon lang naiisip na magtatayo ulit ng dam. Ay nako, bakit po nangyaring ganyan? Sapagkat binigay din sa mga oligarko ang paghawak ng ating tubig, public utilities, yan nga ang ating sinisigaw ngayon. Paano naman napunta sa kamay ng mga businessmen yan? Samantalang ang dami nilang ibang negosyo na pwedeng pasukan na makakatulong sa ating bayan na hindi sa public service. Halimbawa, mga paggawa ng mga steel, imbes na mag-import pa tayo ng bakal, pwede na natin gawin yan. Ang daming industriya na pwedeng matayo. In fact, nilagay na nga ni Marcos yan doon, sinasabi niyang 11 industrial needs na kailangan magkakaroon ng complementary dito sa ating agriculture. Yung processing ng ating mga products galing sa kabukiran. Nagtayo na nga yan, halimbawa, yan sa tomatoes. Naalala niyo, magbula ng Pampanga, Tarlac, Pangasinan, yung lahat na yan na Central Luzon area na malakas ang tawag nito. It is under strong sunlight for many months of the year. Yung tomatoes can really be one of the big products. So pwede na tayong gumawa ng sarili nating ketchup at lahat ng mga derivatives ng tomato. Hindi na rin napagpatuloy yan. Ang dami pang iba na pwede natin sanang naisagawa noon. Ngayon, ang daming bansa na naghahanap ng okra, naghahanap ng luya. Nung panahon ni Marcos, lahat nitong mga products na ito, na-determine na yan sa bawat probinsya at bawat region para sila na ang magpo-produce nito na magagamit dito muna sa Pilipinas and then eventually we can export. Hindi na rin napagpatuloy yan. Ngunit andyan na yan sa NEDA, nasimula yan noon. Hindi yan pinag-uusapan. It has to be corrected.
Many things that were good at the time and for which we were already self-sufficient in and already productive and progressive and growing, hindi rin napagpatuloy. Anyway, lahat yan sinasabi nga natin, kinakailangan merong correction. Isa na yung pinakamahalaga. Yan kagaya ng Bataan Nuclear Plant. Bakit ba tinayo yan? Sapagkat naisip na nga na lalaki ang ating population. Lalaki ang demand for energy source. Kailangan magkaroon tayo ng alternative. This, itong tinatawag na non-toxic at saka mura lang ang ano ang paggamit. Ang sinasabi nga ng mga calculation ng ating mga dalubhasa, isa na dito yung ating kasamahan dito sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino, si Lenny Rojas, ang sinasabi nga niya, pag ang Bataan Nuclear Plant na paandar natin, my goodness, 50% of our electric bill, bababa. Biruin ninyo yan, pero siyempre ayaw ng mga oligarko sapagkat sila naman ang may hawak kasi ng ating enerhiya. Silang may hawak ng ating distribution ng electric power. Ano ba yan? That has to be corrected. Part of the things that we're discussing now, yan ang sinasabi ko nga. Ang kanilang parating tinitira ay ang pagnanakaw ni Marcos, samantalang ang dami naman na naitayo na, nagawa na nung panahon na yon na hindi nila pinag-usapan at hindi nila pinagpatuloy. Isang bagay pa, ito ulit-ulitin ko na naman kasi ilang beses ko na itong pinag-usapan. Recently, sinabi rin nung itong si Mrs. Robredo, bakit daw magko-correct tayo ng history? Kailangan daw pag-usapan itong mga human rights violation ng mga Marcoses. Well, Mrs. Robredo, it has been 33 years since the Marcoses were out of power already. During his time and during the past 33 years, there has not been one single criminal complaint against any of the Marcoses for human rights violation. Ba't hindi kayo nag-file? Noong 1986, nung pumasok kayo, yung sinasabi nga, ewan ko kung bakit tinawag kayong dilawa, napakaganda ng kulay na dilaw. Bakit ba yan ang tawag sa inyo ngayon? Nung pumasok yung administrasyon na yan, why did you not file a criminal complaint against Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, any of their children, any of their associates, for instance, na sinasabi niyo, sinasama ninyo dyan sa PCGG? Bakit? Sapagkat diyan magpapatunay na yung human rights violation na yon ay isinagawa at you can identify the person that executed or implemented that human rights violation of torture, of murder, of rape. Kagaya ng sinasabi nga ni Ms. Rosales, ilang beses daw siya ni-rape. Di sana nag-file kaagad ng criminal complaint against the person that raped her. Alam naman nakapikit ang mata niya nang ginagawa yon sa kanya. Siguro naman maalala niya. And of course, as an intelligent lady, she would know the name. Remember, we are part of the decision of the Nuremberg trial. Ito yung mga general at mga kasama ni Hitler nung panahon ng Nazi Germany. They were also tried for human rights violation kasi ilang how many thousands of Jews na incarcerated sa Auschwitz. Yung kanilang mga tinorture, kanilang sinunog. Lahat ng mga general ni Hitler noon were on trial sa Nuremberg. At sila, anong kanilang defense? Inutos lang sa amin ito ni Hitler. Anong desisyon ng trial na yon? You cannot invoke command responsibility na inutos lang ito ninyong pinuno. Kasi kailangan kayo mismo na nag-execute ng torture na yon, kayo ang kinakailangan nakasuhan. We are part of that decision. Kaya dito sa atin, hindi mo masasabing there is not one single presidential decree or executive order of Ferdinand Marcos ordering any human rights, a torture or murder or assassination of anyone. Wala yan. Walang na-produce na kahit na isang dokumento na yan. So, sino ang mga guilty ng human rights violations? Nung panahon na yon, sino ba mga nagkukulong sa inyo? Sino ba naghuhuli sa inyo? Di ba mga Philippine Constabulary, yung PC ang tawag nga? Sino ba nagtutorture sa inyo? Mga police? Alam niyo ang mga pangalan nito, mga taong ito. Alam niyo kung saan sila. Nung panahon na nawala na si Marcos, kung sasabihin niyo na mga tao ni Marcos lahat yan, why did you not file criminal cases against them? Para malaman na nga kung sino-sino yung mga tao na yan na nag-execute ng human rights violation. Bakit nila lump ninyo na lahat na yan kasalanan ni Marcos? Anong ginawa ninyo sa Hawaii? Ginawa ninyong class suit. Kahit na wala kayo na presenta
na single document ng medical certificate na meron nangyari sa inyo na in order ni Marcos yung pagputol ng paa ninyo o yung pagbasag ng utak ninyo kung ano man ang mga human rights violation na ginawa. There was just a judgment made based on what kind of testimony ng mga, yung mga, anong tawag, ng mga anak, mga kapatid. Si Jose Maria Sison, isa yan sa nag-file ng complaint. Kasi kinulong siya ni Marcos and he was already in prison, pinakawalan ni Mrs. Aquino. Kaya siya umalis eh, sapagkat alam niya, kinasuhan na siya ni mismong si Senator Salonga, na kinasuhan siya for murder na nangyari sa Plaza Miranda, nang nagkaroon ng bombing dyan ng Liberal Party. Ano ba yan? Kaya sinasabi nila yan, pag nanakaw ni Marcos at saka yung human rights violation. Yang nangyari sa Honolulu na yan, sabi nga it's a class suit. Nakausap ko mismo yung isa sa pinakadalubhasang civil rights lawyer sa Amerika, si Mark Lane. Tandaan ninyo yung pangalan niyan. Pwede niyo siyang interviewin at pwede niyo tanungin yung mga tinanong ko rin sa kanya. Na sinabi ko nga, itong class suit na ginawa nito mga taong ito, headed by Jose Maria Sison, na isinagawa dyan sa Honolulu under the court of Judge Manuel Rial. Ano bang ibig sabihin yan? Na nag-class suit sila laban kay Marcos at laban sa mga heirs ni Marcos para bayaran sila ng $2 billion. Gawa nga na nangyari. Ang sabi niya sa akin, ang class suit ay ganito. Kung si Marcos ay kinarga sa isang malaking barko, yung 10,000 victims na yan ay nilubog niya yung barko na yan. May mga nalunod, may mga nag-survive. Yan ay class suit sapagkat lahat nila in one boat, in one ship, ay ginawa ni Marcos yung human rights violation nila. That is a class suit. O di kaya, pinalatag sila, pinahiga sila sa lansangan, sa karsada, sa highway, all 10,000 of them. At si Marcos nasa road roller, sinagasaan niya sila. May mga namatay, may mga napilayan, may mga nabasag ang ulo, may mga nag-survive. Yan ang class suit, sama-sama sila. But you cannot have a class suit, sabi niya, na in a span of 21 years, nung panahon ni Marcos, may isa dito namatay, may isa dito tinorture, may isa ano, at hindi pa alam kung si Marcos talaga ang gumawa nito. Hindi pwedeng class suit yan. Kaya ang nangyari, that decision in a United States American court is a violation of their own law. Pero ginawa nila yan panglaban kay Marcos at yan ang ginagamit hanggang sa kasalukuyan nitong mga galit sa mga Marcoses. Hindi ba parang sinasabi nga natin, it really has to be corrected already. Sapagkat merong libro na sinulat, published, and it is now available sa National Bookstore. Ang pangalan ng libro na yon, The 2 Billion Uproar, yung sigaw ng 2 billion, yan yung $2 billion na nais ibayad sa sinasabing 10,000 human rights victims. Ilang beses ko na uulitin, walang 10,000 yan. Sa judgment sa Honolulu, mga 3,000 lang yan. At yung 3,000 na yan, kung titingnan mo talaga yung mga pangalan, maraming mga invented names, mga walang address, mga nakakatawa yung kanilang mga ginagamit na mga pangalan. Anyway, mababasa ninyo sa libro na yan sapagkat ang nagsulat niyan ay si General Galileo Quintanar. Namatay na siya, ngunit nasulat niya yung libro na yan. Sino ba siya? He was the intelligence officer of Mrs. Corazon Aquino. Isa. Yan ang isa sa pinakamataas na department dyan sa ating armed forces. Isa siya. Siya yung head dyan. Pinakausapan natin siya sapagkat siya in charge ng intelligence. He has access to all the records of the military para makikita niya talaga kung ano nangyari nung panahon nung ni Marcos ang 21 years. At siya ang nagsulat ng libro na yan. At lahat ng aking sinasabi sa inyo ngayon, doon ko nabasa sa libro na yan at nakausap ko rin siya tungkol dito. Na sinasabi nga niya na marami dyan ang mga pangalan na talagang halata na inimbento lang at marami dyan ay kasama sa order of battle, meaning they were part of an encounter with our military forces and rebel forces, either with the MILF, MNLF, or itong mga komunista na mga rebelde in the period of 21 years. So yun, mababasa nyo doon. Kaya pag sinasabi, human rights violation ni Marcos, wala silang final na isang single case against the Marcoses dito sa ating bansa. Huwag nilang sabihin na hindi pwedeng gawin yun. Pwedeng gawin yun ng panahon, simula ni Mrs. Aquino hanggang sa kasalukuyan.
Pero namatay na nga si President Marcos. At bakit hindi sila nag-file again? Because they did not want to allow President Marcos to come home to defend himself. Pagkatapos ngayon, salita ng salita, yung si Mrs. Rebredo ay kailangan diinan niyan yung mga human rights violations ni Marcos. Ay nako, ang hirap po kasi pagkapag minsan ang takbo ng isip ng nag-aral ng abogado, a little knowledge is really a dangerous thing, especially a little knowledge of law is even more devastating. Anyway, marami pong kailangan nga na sinasabi natin ng corrections. Sinimulan nito ng anak ni Ferdinand Marcos. Ilang beses na ako nagpaulit-ulit nito sa dinami-dami na mga nagawa na nga ng ating Pangulong Marcos. Hindi natin sinasabi na these are all glorious or triumphant achievements, but they are achievements. They are achievements which can stand the test of time, and they're part of our history. And all that is being asked is, whoever is writing the books for our elementary and secondary levels, at lahat ng mga nag-aaral na kailangan malaman ng kasaysayan, isulat nyo lahat yan. Isulat ninyo ang mga nagawa ni Marcos ng panahon na yon. The opening of our diplomatic relations, hindi ko pa nasimulan yan. Kaya tayo ngayon, meron diplomatic relations sa lahat ng bansa ng buong United Nations. Sinimulan yan ng kay President Marcos. Carlos P. Romulo was our Secretary of Foreign Affairs at the time. We opened diplomatic relations first with Russia, which was then the Union of Soviet Socialist Republics, pagkatapos sa China. Lahat ng Middle Eastern countries tayo nagbukas. Ang pagsimula ng pagpasok ng ating skilled workers sa Middle East, tayo nagsimula noong panahon ni President Marcos. Sa Iraq, halimbawa, sa Libya, sa Iran, lahat yung mga yan, sinimula noong panahon ni President Marcos. And the agreements that were undertaken at that time, wala pa yan sa Kuwait. We did not even recognize Kuwait then as a destination for our workers sapagkat may history yan eh. Kuwait is not supposed to be its own country kasi Kuwait is a province of Iraq. Ginawa lang ng mga British na hiwalayan para makuha nila ang payment ng Iraq para maglabas ng kanyang oil. It's another story altogether. Pero sabi nga natin, maraming nasimula nung panahon na yon, maraming natapos at naisagawa. At wag na natin ulit-ulitin pa na naman itong pagnanakaw, yung mga 200 billion na yan kung saan ang galing. Hindi nyo kasi pinayagan si Ferdinand Marcos umuwi ng Pilipinas para siya nang sasagot sa inyo in court. You should have been there. He should have been there so that he can face all of you and you can face him. Face to face, hindi na siya pangulo noon. Pinauwi nyo sana siya at dito niya sa tanungin, ano ba yung mga kayamanan na yan? Nobody can explain it. Nobody can talk about it because the man who knows about it died in Honolulu in exile 1989. We have to correct many of the things that are being written now. This is not just a correction of history. This is simply the statement of the truth. And truth is like a diamond. The more you chisel it, the more I talk about it, the brighter it shines. Yan po ang katapusan ng ating palatuntunan for this hour. Rita Gadis Hour, your hour. Basahin ko yung mga nag-react sa atin. Marichita Fala Agazarian, blessed day po, Ma'am Rita. Thank you very much. It's time of talaga to rewrite our true history. We don't even have to rewrite. We just have to write it. Sapagkat yung sinulat nila mali, kulang, and only in favor of one particular family. My goodness, ang daming ibang pamilya na nakatulong sa paglaganap ng ating bayan. So, watching with love from Lebanon. Oh, alam mo, Marichita, napakaganda ng Beirut, wherever you are in Lebanon. That was the Paris of the Middle East at the time. Malungkot lang na nasira ang nangyari dyan sapagkat nga there was this problem with Palestine and Israel. Ryan Sally, good morning, Ma'am Rita, watching from California. God bless you too. Maganda yata yung panahon na yon. Where are we in California? Sacramento, you have still snow in Reno. And well, California. Sabi nga, I left my heart in San Francisco. Anyway, Brenda Zamora, how nice to see you again, Tita Rita. Dati kasi nakikita kita noon sa S. Oh my goodness, oo nga. Kasama ko po si Danner sa same department. Claims department, yes of course. Kamusta sa inyong lahat yan? I remember, I'm a widow now.
But the Danner that she's talking about used to work at the claims department of the Social Security system. My sister is there. She's one of your vice presidents sa SSS. Anyway, Bashel Levy, good evening po. Mabuhay, Ma'am Gandhi. Mabuhay din po kayo. Salamat po sa lahat ng information about the Marcos history. Marami po kaming malaman ng tunay na kasaysayan ni Apo FM. God bless po, watching from Japan. Arigato gozaimasu. Floor Balikag Casio, marapat lang po na ulit-ulitin ninyo para yung ang maitanim sa utak ng mga Pilipino from old to young. Oo nga po, ang lungkot na sapagkat ngayon, nandun na lang tayo talaga sa ating mobile phones. Pero marami rin na mababasa kayo dyan sa YouTube lalo na. Joe Katarig, mayaman na si Marcos bago pumasok sa politika. Alam nyo yan. Kaya nga siya nakapasok ng politika, talagang pinag-ipunan niya yan. Lahat ng kinita niya nung siya ay abogado, remember, he was the lawyer of the big mining companies, American mining companies dyan sa Benguet. Gold mines yan, siya yung abogado. Talaga naman ang laki ng bayad sa kanya at ang laki din ng gold na naipon niya. Kasi hindi lang sa mining, that kind of mining is gold. Magkano ba ang gold ngayon per ounce? Ako, umabot na ng libo-libo at the time, 38 cents lang per ounce yata or something. Diyan yumaman talaga siya bago pa siya pumasok ng politics. Kaya nga, sabi nga ni Mrs. Marcos nung pinakita ni Marcos yung kanyang mga deposito na nakatago sa banko, nagulat nga si Mrs. Marcos na nakita niya. Yun, but I have to tell you, yes, mayaman na si Marcos bago pumasok ng politika. That's very true. Terbea, all tama po. Luchi Melchor, ninakaw lang yung pera during that time. I do not understand kung ninakaw lang yung pera during that time. Ninakaw yung pera ni Marcos? Na-explica ko na kung saan ang galing yung kayamanan ni Marcos na hanggang ngayon tayo mismo hindi natin alam kung saan ang galing. Kung ang Amerika nga, hindi nila nahalukay kung saan yan. Si Marcos lang nakakaalam. Anyway, good afternoon, Ma'am Rita. Reneka, hello. Rod Vo Perabras, good afternoon. Katipunan from Subic. Eddie Manuel Carpio from Quezon City, good afternoon to you too. Cecilia Miranda de Guzman, tama ka. Tama ang katotohanan. Nilalabas ko lang po at binibigkas ko lang kung ano yung aking nalalaman at nababasa. Ang tama po ay ang kasaysayan na nangyari noon. Recuerdo, kawawa talaga si Apo Lacay. Kawawa talaga sapagkat hindi siya binibigyan ng space. He's not being given enough space in our books, in our writings, in our history. He needs that space. Leonor Valencia Barroso, correct po, madam. Yes, correct po na kailangan talaga. Bigyan siya ng ilang pahina. Ilagay lang doon ang nararapat. Ano ang kanyang tinayo nung panahon niya? Magkano ang budget nung panahon niya? 480 billion. Nung panahon ni Mrs. Aquino, 480 billion in 21 years. Memorihin nga natin to. 486 billion in 21 years. Si Mrs. Aquino, trillion in 6 years. Anong natayo niya? Anyway, Elmer United, thank you po, Mang Rita. Osmenio Falcesca Falar, Faner, mabuhay po kayo, Manda. Mabuhay tayong lahat. Lenor Valencia, we need more like you po. Sana nga po, alam po ninyo kung bakit more like me. Ang mga contemporaries ko po, ng panahon ni President Marcos, marami na pong nag-good night, nag-goodbye na po. Yung mga pinag-uusapan ko dito na mga naglagay niyan sa NEDA, yung mga dalubhasa na yan, yung nagtayo ng ating masagana 99, sila Bong Tangko, yung nagsimula ng ating overseas workers na talagang napakagaling ng kanilang, sila Blas Ople, yung mga kasamahan ko noon, lahat po ay na-good night na, naiwan na lang po ako. Nung isang araw nga, nag-uusap kami ni Mrs. Marcos, sabi niya, alam mo Rita, ikaw na lang natatandaan ko ng continuity. At marami dyan na buhay pa ayaw na magsalita sapagkat nakinabang sila nung panahon ni President Marcos. Takot sila, baka sila maimbestiga kung paano sila yumaman. Anyway, tayo wala tayong takot. We can face anyone. Marami po, we need people to enlighten our young people, yes. I remember what you're saying, madam. Those were the projects which most of our fellow men enjoyed a lot. Hanggang ngayon, marami pa dyan pinakikinabangan. Sabi nga natin, sana ayusin nila yung management ng mga proyekto na yan. Yes, Django, yes, we have the biggest seeds
preserved in our country. Oo nga, totoo yan. Yung mga nasa internet, pumasyal lang kayo dyan sa International Rice Research Institute. Talagang matutuwa kayo. At bakit hindi natin ginagamit para sa ating mga magsasaka? Tingnan yung Vietnam, tingnan yung Thailand, tingnan yung ang China, ang India, lahat yung mga kapitbahay natin. Ang laki na ng kanilang mga taniman at ang laki ng kanilang mga ani galing sa atin na tuturod ng pag-aralan dito at yung mga seedlings nga galing dito. Marco Aguna, good afternoon po, Ma'am Gadi. Watching from Taiwan, na-share ko na po ang inyong programa, buhay ko kayo at maraming salamat. God bless you too, Lenore Valencia. We call it the Marco School Building. Oh, yung pala ang tawag nun. Yung sinasabi kong prefabricated classrooms. Tama yun. Marcos School Building ngayon. Dalawa classroom bawat barangay. Joy Melocotan Dacuma Santo. Thank you, Miss Rita. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Lenore Valencia Barroso. I was taught in those classrooms. I was able to hold my own classes in those rooms. When I was already a teacher myself, ganyan katibay. Oh yes, yan, pinag-uusapan yung prefabricated classrooms. Kaya nga prefabricated, kasi nga, andun na yung mga materyales. Yung mga tao na lang ang mag-contribute ng kanyang labor. Gerardo Lianto, good PM, Manggadi. Kailangan ka po ng mga Pinoy, masyado nilang sinisira ang Apo Marcos. Pati ang history natin ay binaboy na ng mga dilong na yan, kasama ang simbahan, pati ang mga human rights. Naku, hindi ko pa naumpisan pag-usapan ng simbahan. Simulan natin kay Cardinal Sin. Ang dami kong mga anecdotes dyan, tungkol dyan sa mga cardinal na yan. Diyos ko po, tandaan ninyo, ang pinakamayaman na bangko sa buong mundo, wala sa Switzerland, andun sa Italy. Tina Rodriguez, ako po ay Katoliko, pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung paghawak ng kayamanan ng ng buong mundo. Watching from Winnipeg, Canada. Oh, hello there. Pagminsan nga, malupit ang inyong winter sa Canada, and I think you're going to suffer even stronger, I mean, higher temperatures, colder temperatures rather. Omitse Lysil, kung ang mga katulad niyo po ang mauupo sa Senado, napakabilis ng ating mga pag-unlad. Nandiyan na po si Senator Aimee Marcos, napakagaling po ng kanyang mga panukala dyan. Lahat po ng mga issue na lumalabas. She is holding 14 committees sa Senate, kaya sigurado po talagang marami pong mamamayan ang mabibigyan ng napakagandang impormasyon. She probably does not have time to relay all of this. So in my own little way, Rita Gadi's hour is your hour, para tayo ay pwedeng mag-interact tungkol dito. Urduha S. Naval, informative masyado. Maraming salamat po. Lenore Valencia Barroso, no one has surpassed the late president's vision for our beloved country. I just hope they made use of what he has started. Vision! Maganda yung sinabi ni Lenore Valencia. Vision is most important for any leader. Pwede kang barangay captain, pwede kang mayor o governor, pwede kang isang representante na isang distrito. Ang simula ng iyong serbisyo sa taong bayan ay vision. Meron kang tinatanaw na nais mong abutin. Sabi nga, 50% of your focus and your objective is already half of the accomplishment of what you intend to do. Kung wala kang vision, wala kang karapatan na magsirbi sa taong bayan. Thank you, Lenore, for reminding us how vision is so important. Dagson Barcena, parang gusto ko ng page niyo, Ma'am Rita, pala kayo. Marcos pala kayo. Hindi po yan ang apelido ko, Ma'am, Mr. Barcena. Kaya lang po, napag-uusapan ito sapagkat wala na po yatang natitira dun sa panahon ni President Marcos na nagsasalita kagaya ko. Hindi po ako politiko. I have no political party. Nangyari lang po kasi na nagkaroon po ako ng oportunidad na na-assign as a media. Wala rin po akong background sa media, pero na-assign po ako to cover the office of the President, of President Marcos and Mrs. Marcos. Kaya ang akin pong kinikwento sa inyo at pinag-uusapan, first-hand knowledge, personal and professional. Sabi ko nga, yun ang mahalaga. I can speak of it first-hand. Nakita ko, napagmasdan ko ang kanilang mga ginawa, yung paggawa sa mga pag-uplift ng mga mahihirap natin sa mga tondo, sa dagat-dagatan, lahat ng yan. Yung mga inauguration ng mga dams at mga lahat yung mga buildings na kanilang itinayo.
Lahat po yun nasaksihan ko, nakwento ko na rin sa taong bayan noong panahon na yun. Not as a spokesperson, but simply doing a live coverage, live po. Habang nangyayari yung event na yun, kinikwento ko sa taong bayan. Hindi po ako reporter, hindi po ako anchor, hindi po ako yung tawag dito, spokesperson, hindi po. Ako po ay nagko-cover lang ng live events. Kaya yung pong mga diplomatic missions at lahat yung mga bagay-bagay na kanilang ginagawa sa Malacañang o sa mga ibang bansa, lahat po yun nasaksihan ko at napag-usapan ko na. At as it was happening, may mga documentaries din po ako nagawa, maiigsi lang, tungkol halimbawa sa pag-unang pagpunta natin sa China, unang pagpunta natin sa Russia, sa mga ibang mga bansa. Yung mga conversations with Deng Xiaoping, Chou Enlai, Indira Gandhi, yung mga leaders ng Russia, for instance, and yung mga royal family, the Saud royal kingdom, yung mga tao dyan na nakausap natin, sila Saddam Hussein, lahat yung mga yan. Lahat po yan, nagkaroon tayo ng oportunidad na makausap at tanungin kung anong klaseng relasyon meron tayo sa meron sila sa ating bansa, ano ang kanilang pananaw sa mundo, kagaya nung kay Mao Zedong halimbawa, nakatanong tayo, Mr. Chairman, what is your vision for the world? Yung mga ganun. At yun nga, nasabi nga niya, yung pangalan ng China itself is already the vision of China as the center kingdom of the world. Anyway, so lahat po yan ang naaking nababanggit sa inyo at napag-uusapan natin. Kaya sinasabi ko nga, I challenge anyone to question the things that I'm saying because these are facts of history. These are essential truths. And I close my program again with that dictum. The truth is very easy to tell. It is only evil that complicates. And the more you chisel the truth, the brighter it will shine. Maraming salamat po. This is your hour. Si Rita Gadi po ito. Our title is Corrections. At sana po ay natuwid natin yung mga binaluktot ng mga nakaraang 33 years. Ba ba da ba da ba 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 ba